ating balita ngayong Sabado. Mga nagpepenitensya, pinagsisipa, at kinalagkad pa. 11 anyos sa babaeng tatlong araw na wala, natagpuan sa Quezon kasama ang lalaking nakilala niya sa isang online game. Matapos ang Holy Week rollback, petrolyo mahigit piso ang taas presyo sa susunod na linggo. Halos 30 bahay sa Masbate City, nasunog. Mga turista sa Boracay nitong Huwebes Santo, pinakamataas sa kasaysayan ng isla. At ang batang team bahay na yung bakasyon, dumiskarte sa swimming. Mga kapuso, ang mga kinakaladkad at pinagsisipa. Sa video na yan ay mga nagpepenitensya sa subik nitong mahal na araw. Nakatali sila at may mga takip sa ulo habang hinihila ng ilang lalaki. Marami ang pumupuna sa paraang yan ng pagpepenitensya dahil tila hindi na rin ito makatao. Sa Boracay naman, jam-packed ang mga turistang dumayo nitong mahal na araw. Sabi nga ng Malay LGU, pinakamataas sa kasaysayan ng isla ang bilang ng mga nagpunta nitong Huwebes Santo. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po. Bukas po, Linggo ng Pagkabuhay, asahan ng bulto ng mga motoristang pabalik ng Metro Manila. Kailan kaya mainam na oras para bumiyahe at hindi maipit sa panibagong Carmageddon? Kumusahin natin ang traffic sa North Luzon Expressway sa Live na Pagsuto, Dano Tingpungo. Dano? Pia Ivan, dahil marami ang nag-al sa balutan ngayong Semana Santa, kung kaya din lang namang umuwi ng maaga, katulad ngayon, o mag-extend ng konti bago mag-Metro Manila, mas mainam. Ito ang payo ng NLEX sa mga motorista, lalo na dun sa mga ayaw maipit sa inaasahang dagsa ng mga magsisiuwian simula bukas ng hapon. Pasado tanghali hanggang kaninang hapon, banayad ang trapiko sa northbound at southbound lane ng NLEX. Ganito rin ang sitwasyon sa Bukawi Toll Plaza. Malayo sa Carmageddon noong gabi ng Miyerkules hanggang madaling araw ng Huwebes Santo. Kung pamunuan ng NLEX ang tatanungin, kailangan timingan para maluwag ang kalsada sa inyong pagbiyahe. Base dun sa mga nararanasan natin sa mga nagdaang taon, lalo na ng mga pre-pandemic, meron na tayong mga kababayan bumabalik ng Saturday. Siguro mga 3 o'clock, 4 o'clock, unti-unti nang dumadami yung ating mga kababayan pabalik. Hanggang sa mamayang gabi, hating gabi hanggang sa madaling araw, mababa po yung ating volume ulit. Ang inaasahang bulto ng uwian simula hapon bukas hanggang madaling araw ng Lunes. Payo ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista, kundi umuwi na ng maaga, i-extend ng konti ang bakasyon hanggang Lunes, kung kaya pa. I-check din muna ang sitwasyon ng trapiko bago bumiyahe. Yung umaga hanggang tanghali, or siguro 1 p.m. ng Sunday, maluwag pa po yung ating expressway. Sunday afternoon hanggang Monday early morning po, ang traffic natin after siguro mga yung afternoon rush hour, mga 10 a.m. ng Monday. Tapos normally yung bandang hapon, medyo may rush na naman po tayo ng volume Monday afternoon. Nakahanda naman daw sila para siguruhin kahit punuan, tuloy-tuloy ang biyahe mula NLEX hanggang SCTEX. Bukod sa bantay sarado ang may 30 toll lanes ng Bukawi Toll Plaza, handa rin sila kung kailangan mag-deploy ng karagdagang 5 hanggang 10 ambulance tellers. May mga nakakasaring zipper at counterflow lane. Wala ring anumang kinukumpone sa NLEX at SCTEX ngayon, kaya bukas lahat ng lane. Sakaling sasakyan ang biglang kailangan kumpunihin, may naka-standby na 18 tow truck. Libre ang towing hanggang alas 6 ng umaga ng Lunes.
At para dun sa mga motorista na nag-iisip kung mainam bang umuwi ngayong gabi kung galing kayong norte, sa kasalukuyang sitwasyon ng NLEX, particular dito sa ating pwesto sa Bukawe Toll Plaza, northbound, kung kayo ay papuntang norte, maluwag ang sitwasyon. Ganon din ang sitwasyon sa southbound lane, papunta naman yung Balintawak, Valenzuela. At EDSA, maluwag pa rin yan sa mga oras na ito. Kaya kung para dun sa mga motorista na kung iniisip ninyo na baka mainam umuwi ngayon, kagaya ng payo ng NLEX, umuwi na ng maaga o kung hindi kakayanin yan, i-extend na hanggang Monday, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Tila nasa bigdaw ang mga deboto na makapagsimba ngayong Semana Santa, lalo't matapos po ang dalawang taon ng pandemya, nagbukas na muli ang mga simbahan. Naghahanda rin po ang mga simbahan para bukas, Easter Sunday. At nakatutok si Von Aquino. Ngayong Sabado de Gloria, wala pa rin patid ang pagdating ng mga mananampalatayang nananalangin sa mga simbahan tulad sa Baclaran Church. Hindi nga raw ito inasahan ng simbahan. Dalawang taong hindi nakapagdiwang ng Semana Santa. Kaya yung mga tao ay nananabik. At higit siguro sa pananabik ay naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Lalo na nga sa dalawang taong mahigit ng coronavirus. May mga nagdasal pa rin sa Stations of the Cross. Sa Quiapo Church naman, may mga pumipila pa rin para makahipo sa imahe ng Santo Entierro. Ipinatutupad pa rin ang health and safety protocols bago makapasok ng simbahan. Siyempre masaya kasi iba-iba talaga ang spirit pag nagpupunta tayo sa simbahan. Iba talaga kaysa sa bahay lang tayo na nagdarasal. Although maganda rin sa bahay kasi safe nga. Maganda ang pakiramdam. Feel na feel ang reflection and prayers. Ano nga ba ang ginugunita tuwing Sabado de Gloria at ano ang mensahe nito? Pag Sabado de Gloria ay yung pananahimik, no? Kasi nga patay si Kristo. Para bang ang kwento ay ito na yung panahon para kunin lahat ng mga nag-aabang sa kanya, yung mga naunang namatay na ay kanyang sinusundo na para maiakyat na, maipasok na sa langit. Sa buong buhay natin ay ang Panginoon ay laging nakikiisa sa atin. Ngayong araw na ito ng kanyang na siya ay patay, ay tayo naman sana ang makiramay at makiisa sa kanya. Upang ganun din ay makita natin na yung kalaliman ng kanyang pagmamahal is that he even offered himself until that. Ang mga simbahan may paghahanda na rin para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay o Easter Sunday. 7 p.m. ang Easter Vigil sa Quiapo Church habang 8:30 p.m. ang prosesyon ng salubong. 8 p.m. naman ang Easter Vigil sa Baclaran Church at isasagawa ang salubong pagkatapos ng misa. Paalala ng Simbahang Katolika, kung hindi man pisikal na makapunta sa mga simbahan, maglaan pa rin ang hiwalay na oras para kausapin ang Panginoong Jesus at magnilay. Von Aquino, nakatutok, 24 Oras. Matapos ang dalawang sunod na linggong may rollback, may nakaamba namang dagdag sigil sa ilang produktong petrolyo pagkatapos ng Semana Santa. Sa projection ng kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. 40 hanggang 50 centavos naman sa gasolina. Kung sakali ito na ika-13 beses sa dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong taon. Susunod, batang babae na 3 araw na wala, natagpuan sa bahay ng lalaking nakilala niya sa online game. Record high na bilang ng mga turista sa Boracay nitong Huwebes Santo, alamin kung gaano karami. At mga nagpepenitensya, sinipa at kinaladkad. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend.
sa nagdaang Pilipinas Debates 2022. The Turning Point. Mas sinubaybayan at mas pinanood ang mga debate ng COMELEC sa ating GMA News YouTube channel. Maraming salamat sa inyong magtitiwala, mga kapuso. Ako po si Brian Mackenzie, 7 years old, isa po akong motocross rider. Racer din kasi ako before. So parang 4 years old siya, kasama ko na siya habang kumakarera ako. So nakikita niya, pag nagcha-champion ako, sumasakay siya sa mga motor ko, din dun ko siya sinubukan. Talaga ma-explain yung feeling pag nag-motocross kayo dahil sobrang saya talaga yung adrenaline. Nasunog ang nasa 29 na bahay sa Masbate City nitong Biyernes Santo. Tulong-tulong ang mga residente sa pagapula sa sunog na ayon sa barangay ay nagsimula sa isang boarding house. Wala namang iniulat na nasaktan o nasawi. Iniimbisigahan pa ang sanhi at kabuang halaga ng pinsala. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang barangay sa mga naapektuhan. Umakyat na po sa 167 ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Agaton batay sa pinakabagong tala ng NDRRMC. 110 pa ang nawawala at 8 naman ang sugatan. Umabot na halos 2 milyong individual ang naapektuhan ng bagyo. Kahapon, binisita ni Pangulong Duterte ang mga nasalanta sa Baybay City, Leyte. Nagsagawa rin siya ng aerial inspection at pinaunahan ng assessment sa pinsala ng bagyo. Kasunod niya, nagtungo ang Pangulo sa Malasakit Center sa Western Leyte Provincial Hospital. Bumisita sa isang animal shelter sa Sorsogo ng Queen of Creative Collaborations na si Heart Evangelista. Dito, nakipaglaro siya sa ilang inabandonang aspin na ngayon ay inaalagaan sa Rehabilitation and Adoption Center na ito. Libre rin ang bakuna contra rabies at neutering sa shelter. Malapit daw sa puso ni Heart ang mga aspin kaya very thankful siya sa lahat ng tumulong para magawa ang proyektong ito. Susunod! Ang labis umanong pananakit sa mga nagpepenitensya. At ang special summer getaway ng Team Dantes. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Noong eleksyon 2019, ang ating panawagan at panatak, pusuan ang totoo. Kaya lumipo tayo sa iba't ibang panig ng bansa para ipakilala at isulong ang mga katangian ng kandidatong totoo. Suwan ang totoo! Ngayong eleksyon 2022, sa harap ng hamon na ibangon ang ating bayan, lahat tayo, ang mga kandidato, ang mga botante, at ang pagbabalitang gagabay sa bayan, dapat totoo. Ang mga tatakbo, dapat totoo. Totoong may paninindigan para sa tama. Dapat patapat. Hindi magnanakaw o tiwali. Totoong may plataforma at konkretong solusyon sa mga isyung dapat tugunan. Magpapakatotoo sa kanilang mandato at totoo ang hangat na makapaglingkod. Hindi personal na kapakanan ang itataguyod. At dahil nasa atin ang responsibilidad na iboto ang karapat-dapat na kandidato, ang paninindigan ng mga botanteng Pilipino. Dapat totoo. Huwag basta maniwala sa sabi ng iba o ng mga tumatakbo.
Alamin ang kanilang track record. Himayin ang kanilang mga plano. At suriin ang mga proyektong kanilang isinusulong. Pahalagahan, bigyang dangal, at ipaglaban ang boto. Huwag magpabayad sa sinumang kandidato. Tumulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. At huwag magkakalat ng fake news. Ang GMA News and Public Affairs sa pagbabalita ngayong eleksyon, mananatiling totoo. Walang takot na ihahayag ang mga problema ng lipunan para mamulat ang mga kandidato at botante sa totoong kalagayan ng bayan. Ang mga ibabalita, walang itatago. Lahat dadaan sa masusing pagsisiyasat. Lahat ng panig, pakikinggan at bibigyang boses. Totoong pagbabantay ang gagawin. Susuriin ang mga plataforma at posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue. Para magabayan ang mga Pilipino sa paggawa ng desisyong mahalaga sa ating kinabukasan. Ang ating pagbabalita, noon at higit pa sa ngayon, walang kikilingan, walang poprotektahan, walang kasinungalingan. Ngayong eleksyon 2022, ang mga kandidato, ang mga botante at ang pagbabalitang gagabay sa bawat Pilipino, lahat tayo dapat totoo. Dapat totoo. The GMA News and Public Affairs Election 2022 Advocacy. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Balik na po muli ang penitensya sa ilang lugar. Sa Subic, Zambales, may ilang lumahok sa panata na sinipa at kinaladkad pa. Nakatutok si JP Soriano. Kuha ang videong ito tanghali ng Biyernes Santo sa Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Makikita ang isang lalaking natatakpan ng puting tela ang ulo na nakatali at kinakaladkad ng hindi bababa sa 5 lalaki. Ang dalawang ito naman, mapapahiga sa kalsada habang hinihila ng lubid at tinutulak. Kahit nakahiga na, pinagsisipa pa siya. Dito na namagitan ng isang taga-barangay. Ang video kuha ng residenteng si Jessa na nakasaksi sa 6 taunang pinitensya ng ilang grupo mula sa ibang barangay na may halong bugbugan. Sa ginagawa naman po kasi nila sobra na po. Kaya po maraming sumisigaw na tao na tama na. Kaya lang po, ang sabi po nung mga naguhudyo, okay lang daw po sa kanila yun kasi may usapan naman na daw po sila bago nila gawin yun. Ayon kay Jessa, mabilis lang ang nangyaring programa. Hindi raw nila kilala at alam kung taga saan ang mga lumaho. Nakikita raw ang grupong dumaraan sa kanilang barangay tuwing Semana Santa at hindi naman daw pinipigilan ng barangay. Kasi po kung mamamanata sila, hindi naman po talaga dapat ganun. Dahil sobra po yung pananakit na ginagawa nila. Kasi may possible po na pwedeng ikamatay ng tao yun or ma-hospital sila. Tinawagan ng GMA News ang barangay hall ng Kalapandayan pero hindi sila makontak sa ngayon. Ipinadala rin namin ang video at kwento ni Jessa sa tagapagsalita ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng Simbahang Katoliko na hindi sila pabor sa pananakit o anumang karahasan upang gunitain ang Semana Santa. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinabi naman ng CBCP na hindi kailangang umabot sa paninipa, pangangaladkad, paglalatigo ng sarili o pagpapako sa krus ang pagpepenitensya. Sapat na nila mag-ayuno, mag-abstinence at maglakad habang ginagawa ang daan ng krus o via crucis. Mangumpisal din at magbagong buhay bilang patunay ng pagtanggap kay Jesus. Long weekend kaya maraming sinamantala ang pamamasyal sa loob man o labas ng Metro Manila. At sa Boracay nga po, tila pre-pandemic ang sitwasyon. Record high pangaraw ang bilang ng mga turista roon itong Huwebes Santo. Yan pong tinutukan ni Bernadette Reyes. Habang may araw pa, enjoy ang mga turista sa Boracay sa pagsasunbathing sa beach at pagtatampisaw sa dagat.
Pagdating ng gabi, halos dikit-dikit na ang mga naglalakad sa labas ng mga kainan. Aakalaing wala ng pandemya sa dami ng tao. Ayon sa Malay Aklan LGU nitong Huwebes Santo, mahigit 12,000 ang turista sa isla. Record high daw yan. Karamihan sa kanila ay domestic tourists. Sa kabila ng dagsa't siksikan, maayos naman daw ang sitwasyon doon ayon sa pulisya. Ang ilang taga-Apari Cagayan sa beach din nagbonding ngayong Semana Santa. Binisita rin ng mga turista ang Bangi Wind Farm sa Ilocos Norte. Abala sila sa pagkuha ng mga larawan sa harap ng malalaking wind turbines, habang ang ilan naman ay nag-e-enjoy sa paglalakad sa beach. May ilan namang pinili na huwag nang umalis ng Metro Manila at sa mga parke mamasyal. Tulad ng ilang pamilyang ini-enjoy ang rides at perya sa Quezon Memorial Circle. Expected na na marami talagang tao sa beach. Punuan na yung mga cottage, ganun. Kaya much better na malapit muna. Kakagaling din kasi namin, umuwi kaming province sa Aklan. So nagbora din kami doon. So ngayong, kasi nung time na yun talagang inavoid namin na mag-iitong gantong season. Kasama naman sa mga pumasyal sa Rizal Park, si Vanessa at kanya mga kaanak na ngayon lang daw ulit nagkasama-sama buhat ng magpandemya. Lutong bahay ang pinagsaluhan nila sa halip na kumain sa restaurant. Mas makatipid po kasi pag nagluto na sa bahay kaysa dito po bumili. Sa bahay kasi walang ano eh, walang may sakit. Kumbaga alam namin lahat na ano, malinis po. Ngayong Semana Santa, marami ang namamasyal dito sa Rizal Park dahil bukod sa sariwa ang hangin, may hatid itong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pamilya ni Ivy Lintang na mula pa sa South Cotabato, imbis na mag-swimming, sa Rizal Park na masyal para lumawak-anya ang kaalaman ng mga anak tungkol sa pambansang bayani. Ang Baywalk area naman sa Pasay City bukas din sa mga namamasyal. Sa Raa Sulaiman Park, may mga todo hataw sa Zumba. May mga nag-jog at bike naman sa Rojas Boulevard. Pinangunahan naman ng MMDA ang paglilinis sa Baseco Beach. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Up next, ang extra special na bakasyon ng Team Dantes sa Palawan. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Sa nagdaang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, mas sinubaybayan at mas pinanood ang mga debate ng COMELEC sa ating GMA News YouTube channel. Maraming salamat sa inyong magtitiwala, mga kapuso. Hindi ko na kaya. Go, Mama! Bakit po ako iniwan? Huwag na po kayo magtampong. Ngiti na yan. Ang akala nilang masayang pamilya. Si Leti, wala siyang alam na anak ko si Abigail sa ibang babae. Sa kasalanan ng ama, sila ang magdudusa. Kahit ayaw na po sa atin ni Daday, okay lang po, nandito lang po ako, Mamay. Paano mo mag-research na sa past ni Leti? Tapos po ang kating kaso. She has regressive behavioral disorder. Ano pong ibig sabihin ng Dok? Bumabalik siya sa pagkabata. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now, ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online dahil sa GMA News and Public Affairs Digital. We show you what's next now. Ako ay pinanganak na may kondisyong dwarfism. Minsan, naramdaman ko yung sakit sa katawan ko, yung ulo ko, at saka balikat ko, kumikirit rin. At di ko kakayanin mag-umupo ng matagal. Sa 10 mga anak ko, si Rosemary, yung bonso namin, siya lang po nang may kondisyon na ganito.
Kapag wala silang mama, papa, yung iba kong kapatid, ako yung taga-buhat niya. Pag mag-aaral siya, ihat-hatid sundo namin siya. Okay lang naman ang pag-aaral ko dahil kapag nahirapan ako mag-module, tinutulungan ako sa mga kapatid. Team Bahay ang ilan nitong o ang ilan nitong Semana Santa na long weekend din, pero kahit hindi makapag-beach o pool, may mga nakadiskarte pa rin makapag-swimming. Nakatutok si Bob Gonzalez. Habang nagbabakasyon ng iba ngayong Semana Santa, ang mga batang ito sa Agham Street, Quezon City, may sariling swimming pool, kumpleto pa sa mga salbabida at laruan. Summer ngayon eh. Ang init-init ngayon eh. Kwento nila, tulong-tulong silang magpipinsang bumili ng pool. Yung nagpasko po dito, namasko kami. Sila mama bumili, pero namin ginastos. Ang magkapatid na ito naman, enjoy na enjoy rin sa kanilang maliit na inflatable pool. Pati ang shampoo, binitbit na nila para maligo na rin doon. Pero kung wala namang swimming pool, walang problema. Gaya ng mga batang ito na nilagyan na lang ng tubig ang plastic container at doon naligo katabi ng mga magulang nilang naglalaba. Patunay lang na walang batsyang maliit basta't may imahinasyon at tubig. Mab Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Extra special ang Holy Week vacation ng Dantes family sa El Nido, Palawan. Third birthday rin kasi ngayong araw ng bunsunin na Dingdong at Maria na si Sixto. May sweet na mensahe ang dalawa para kay Ziggy sa kanilang Instagram. Sabi ni Dingdong, sana ay magkatotoo ang lahat ng pangarap ng anak. Si Maria naman, masayang nakikitang lumalaki si Sixto na nagbibigay saya sa kanilang pamilya. May Holy Week vacation din si Alice Dixon sa isang isla kasama ang kanyang pamilya. And that's my Chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. Nelson. Mga kapuso, saan ba tayo ngayong tag-init? Oh, partner, saan tayo? Sana all makapag-beach, di ba? Eh kung iba po ay beach ang punta, meron namang trip umakyat ng bundok. Gaya sa Mount Ulap sa Itogon, Benguet, ang summit, 1,846 meters above sea level. Si Shara at kanyang mga kasama, halos 8 oras nag-hike bago marating ang tuktok kung saan literal na abot kamay ang mga ulap. Pero kung aakit ang Mount Ulap, tiyaking tama ang suot ha, dahil sobrang lamig doon. Bukod sa mga kapwa hiker, may mga makakasalamuha rin doong mga baka. Eh, saan kaya tayo susunod na papasyal? Nako, eh, maaari niyo pong i-share yan sa 24 Oras Weekend Facebook page. Yan po yung inyong mga summer adventure. At subukan namin ni partner na makarating dyan, di ba? Ganda, no? Para ang lamig. Oo nga, abot kamay na nga. At mga kapuso, yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong Sabado de Gloria. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 Oras.